Ano po magiging reaction mo kapag sinabihan ka ng someone with no label relationship? Andito lang ako palagi hanggat gusto mo pa ako. Thank you. Actually, ako yung nagsasabi. Parang I want... So you want to talk about respect? Spell it first. R-E-S-P-E-C-T. Oh, ganun. Okay, wait. So by the way, I'm with Sheena Lee. Edrei Tan. The Carebears. Kulang ng isa. Parang sarap lang nung magkaroon ng portion sa vlog na parang car talk. Sagutin lang natin itong isang question from TikTok. Okay. Ilang nagtatanong naman kayo sa TikTok. Ang question from username Vince1218. Sabi niya, ano po magiging reaction mo kapag sinabihan ka ng someone with no label relationship? Andito lang ako palagi hanggat gusto mo pa ako. Thank you. Actually, ako yung nagsasabi. Parang I want, parang I'd like to pass the baton to Sheena. I know! Ikot ka na. Boss, paano ha? Sorry, hindi ko alam eh. Pakanan ha? Thank you. Ah, ang galing. Pag ganun guys, paalam lang. Sir, nagpaalam na po. Sorry. Kuya, ito pong dalawa, itong dalawa. Ako po yung driver. Salamat po, Kuya. Thank you, Kuya. Alam niya na. Yes, sir. Thank you, Mati. Thank you. Salamat po. No, pero... Hindi po kami ng bribe. Oo. U-turn lane pala to. Yung lane namin. Tapos hindi pwedeng pumunta sa right. Eh, kailangan namin dumire-diretso. So, one traffic enforcer. Okay naman daw. Pero hindi nakita nung isa eh. So, pinatabi niya. Very, very intense. Kaya so, yun yung isa sa mga tips and hacks. Actually, no. Seriously. That's a trick. A tip and a trick. A trick. Sometimes, pwede naman magpaalam eh. Pag hindi ka nakaharang ano. Sabi mo, sir, pwede ba? Kasi... Yeah, you know, tayo mga Pinoy, madali lang na makausap. Kung hindi naman, hindi ko, hindi talaga. Saka maging mabait tayo sa mga traffic force kasi isipin mo buong araw sa that's sa true. Araw. Kaya para ang tendency kasi natin pag pinahinto tayo, 'di ba? Parang stop. Parang defense mode agad tayo, defensive agad tayo. Gusto natin agad sila away. De, sir, magandang hapon po. Ano po ang problema? Pag hindi mo ganun talaga agad. Alam. Oo. Pag alam mo, mag-sorry ka na lang. Mag-sorry ka na lang diretso. Para ako, alam ko na nagkamali ako. Nahuli ako. So, sorry po. Tapos, bayad ka ng fine. So, and I've learned my lesson. Kanina nga pinagsasabihan ko to. Wait, balik muna tayo dun sa usapang relationship. So, ano maging reaction mo? Warm up muna. Mamaya the main course. Sa akin kasi pag ganun, okay lang naman. Lalo na pag nasa season of courting, okay lang sa akin. Kasi I understand naman, a relationship is not necessarily the only priority we have in life. Sometimes we have family, we have careers, you know, we have ourselves to take care of. We have to be able to support ourselves as well. And it's best to come into a relationship na you know that you've taken care of your own affairs. So that, you know, you're contributing to the relationship. Both kayo maayos. Kumbaga, you've taken care of your affairs. So, pag ganun, chill lang. Oh, sige, wait. And then, you know, it matters how much you trust the person as well. And then you can use that season to just get to know each other. Pero kung hindi ka kasi talaga makapaghintay, then I want you should ask yourself, ano ba talaga yung motive mo? Kung mahal mo talaga yung tao, sabi niya naman, just wait. Nandito lang naman ako. Then, so okay lang? Yeah, sa akin, okay. Actually, kasi ako yung nagsasabi. Actually, ako din yung nagsasabi. Pero kasi yung tinatanong niyo, reaction. Ba't ang dami mo sinabi? Reaction yung sinabi. Dapat isang reaction lang. Ganun. Pupunta kasi kami yung Bulacan today. Yung doon na lang sa question. Mahirap kasi. Mahirap. Especially ano bang klaseng no label relationship kayo? Kasi meron iba't ibang klase yan. Meron, alam nyo na mahal nyo ang isa't isa, pero wala lang kayong commitment. Iintay lang kayo ng panahon ng tamang season. Right timing. Yes. Kumbaga sa isang puno, alam mo na kung anong titirahin mo doon. Iniintay mo lang siyang mahinog. May iba naman, for fun lang. Yes. Diba? Ang konteksto nun, yung sinabi ko na parang goal sa isa't isa na in the right timing, you will end up being with each other. Pero kung dun sa sinasabi ni Neo na for fun lang, hindi okay yun. Kung ganun, di bakit pa tayo naglolokohan? Ba't pa tayo nagla... Baka diba? Masaya kasi. Paano magalit pag ganun? Kaya, guys, if you really want to know the person and you love the person and you have this heart to really wait for that person, mag-intay ka lang. Pero sabihin mo sa kanya na mag-iintay ako kasi pinagpipray kita at mahal kita.
Kaya ikaw, ikaw na nanonood. Ito, mag-i-increase na tayo ng music dito. Tapos cinematics in. Push! One round ng laro. Why you gonna be so rude? Don't you know I'm human too? It's too late to apologize. Oh, too late. I said. Oh, Neo. Said? Oo. Too late na lang. It's too late. Late. Oh, sige. Late. Apologize. Buffering. Talagog. Tago mo ako sa lilim ng iyong pagmamahal. Mahal pangako sa iyo, hindi magbabago. Bago. Tuloy mo. Ikaw ang panag... Ano? Panagi... Panag... Ko? Ko. Round 2 na tayo, wala pa go. Din. At ganun. Ko. Kung maiba, balik ko lang. Ko lang. Ang dating ikot ng mundo. Atin ang mundo. Oh. I have another question. Yes. Another question from... Dalawa sila pero halos same yung question. Yung isa kay Louis Fabol. Sabi niya, sir, ask ko lang po, if sumuko na partner ko, eh ako, ayaw ko pa. Ano po magandang advice niya, sir? Thank you po, sana manotice niyo. May isa pa, kay Jay naman, should I still keep fighting para sa taong gusto ko? Ako kasi yung sumusuko eh. Ano ba yan? Ah, wala na. Sumagot na siya agad. Susuko na? Pero itong context na to, na parang yung partner niya yung sumuko, pero siya ayaw pa niya sumuko. How is that? Huwag kang susuko. Lalo partner? Na sa lalaki. Kasi yung mga babae, emotional lang yan. Pero ang gusto lang nilang sabihin sa'yo, huwag mo kong susuko. Kasi nga emotional kami, parang nadadala kasi kami. Emotion din naman. I know, right? Lahat ng decision namin may emotion. So hindi namin sure kung tama ba yung decision na yun. Kaya most of the time, girls, yung sila yung pinakamadaming regrets. Mahalin mo lang siya. Kung may mga tamang reasons naman para ilaban. If wala, huwag mo talaga, lalo na pag sandamakpak na yung pagpuro sakit, ha? Yeah. Ano yung mga things na you think that will let you decide na suko na ako? Sa akin kasi, it really starts with, it matters how you start the relationship. What's your level of commitment? That's why when I went, kasi I've experienced both na ako yung sumuko, saka ako rin sinukuan. Ooh! What would keep me going is yung you agree na there will always be problems and there will always be things that are toxic, but you agree to work on it so that you can be the best partner for your partner or and vice versa. Suko ako pagka ayaw niya na. Oh, personally, bibitaw ako pag nawawala na yung pag-value ko rin sa sarili ko. Dumaan ako doon eh, nawala na yung value ko sa sarili ko. Siguro this time, kasi di ko siya nagawa before. Hingi ako ng yung mga tao sa paligid namin yung nakakakita ng bigger picture na ano sa tingin nyo? Siyempre, the core people. Siguro yun. Nawala na yung value sa sarili ko. Para okay lang. Bababa ko pa sarili ko para sa'yo. Ako na mag-ahit. Yes. Pero tsaka meron pa palang isa. Like, kunyari, pag sinabi niya na sa'yo na, di ba yung sinabi ko na hindi ka na niya mahal. Like, na kita mahal. Tanong mo sa kanya, minahal mo nga ba talaga ako? Ah! Kasi di ba, kapag ka minahal mo kasi yung tao, you will always find a way to love the person even though they are not really worth fighting for. Sabi nga sa Lion King 2. akala ko Bible verse. Akala ko din magsistate ng Bible verse eh. Sa Lion King 2. Dapat ganun. Paano? Ganun po uminom ng kape si Neo Ben. Okay, yun na 2 questions.
Ang saya pala nitong ano, no? Car Talks. Yes, ang saya nung Car Talks. And kung may mga questions pa kayo, siguro gawin nating series to, Car Talks series. Hey, with different people, with friends. Turn right. Turn right now, 800 meters. So, thank you guys for watching. Baka kung may mga questions kayo, ilagay nyo lang sa baba. Alright, bye! Bye! Bye!